Hey everyone, it's Marie from Asian Boss. A while back, we had a chance to talk with Madam Kim, a Korean human rights activist who was forced into sex slavery by the Japanese Imperial Army during the World War II. She passed away shortly after our interview. After we aired our interview, we were made aware of the existence of the so-called comfort woman in other Asian countries. In particular, we connected with Estelita Dy in the Philippines, one of the 200 Filipino women who were forced into sex slavery during the World War II. So when we found out that she wanted to share a story with us, our Asian Boss reporter Joshua visited her and sat down with her for a chat. This is what happened. Maraming salamat po na pumayag kayo sa interview na to at maraming salamat na binigyan nyo kami ng pagkakataon na makilala kayo at mabahagi sa amin ang iyong kwento. Bakit po mahalaga sa inyo na mabahagi yung kwento nyo sa masa? Kaya mahalaga na yano namin ang aming kwento para malaman ang buong mundo na ang mga Japanese government ay nakasala sa maabay aming mga lola. Mari po ba kayong magpakilala at ibahagi sa amin ang iyong kwento? Ako po ay si Lola Estelita Dy ng Lila Filipina Gabriela. Bago dumating ang Hapon, kami ay naninirahan sa Hacienda de Sares. Maayos ang aming buhay, ang papa ko ay farmer at ang dalawang kapatid ay nagtatrabaho sa Hacienda. Ang mama ko naman ay meron kami sari-sari store sa loob ng bahay, sa loob ng Hacienda. Pero nung lumating ang Hapon, nagbago ang amin, kabuhayan. Katagalan ko sa pagtitinda sa palengke, isang araw may dumating na truck ng Hapon na dala-dala ang mga tao na sinasuspetsa nila na gerilya. Pinahilira ang mga tao na masuspetsa nilang na gerilya. Ako naman, nagkubli ako. Natakot ko na ako pala eh. Binantayan pala ng Hapon. Hindi ko alam na yun pala, ako pala ang binabantayan kasi nagtago ako. Nung makakita ko na inaano ako ng mga tinitingnan akong ganyan, takot ko, nagtakbo ako. Sa bilis ng takbo ko, nadapa ako, naabutan niya ako. Pagkatapos nun, hinawakan ako sa buhok patayo at pinaikis ang kamay ko, dinala ako dun sa truck sa tabi ng plaza. Pagdating ko doon, may ilan-ilang babae na nakatayo doon, may nakabantay na isang Hapon na may bayoneta ang dulo ng baril. Sa takot ko, naka-ano na lang ako, kasi hindi ka pwede yung magsalita-salita, kasi nagagalit ang Hapon. Na pinatay na mga tao, pinauwi na mga civilian. Kami naman din na kami sa sentral. Sa ginawa nilang garison. Pagdating ko doon sa garison, pagbuba ako sa truck, binalandra ako doon sa bahay na may kwarto-kwarto. Tapos, nung matagal-tagal ng konti, may dumating na isang Hapon. Bigla akong hinawakan at ako'y ni-rape. Pagkatapos noon, nakaramdam ako na parang masakit ang katawan ko. May sumunod na Hapon. Ang gino ko nilabanan ko, nagalit sa akin. Hinawakan ako dito sa dalawang tainga at inuntog na malakas sa lamisa. Nawalan ako ng malay. Mahimasmasan ako. Wala na yung Hapon. Katapos may lumapit sa akin isang babae. Pinayuhan ako. Sabing ganun, sa uulitin. Huwag kayo ka man laban, kasi pag lumaban ka, baka patayin ka pa. Kaya ang ginawa ko, pag tuwing ako inirip ng Hapon, dinatakpan ko na lang mata ko, umiyak na lang ako. Inabot ako ng 3 linggo sa garison. Kung maaari lang po ba tanungin, kung makakabigay po kayo ng numero kung ilan lalaki ang pumapwersa sa inyo? Siyempre, hindi mo masasabi kung ilan kasi sa takot mo, hindi mo pwede bilangin pa. Basta pag kayo may ano na lang, hindi ka na pwede magreklamo pa.
Basta kung may nag-ano sa iyong hapon, ano ka na lang. Kung bibilangin mo, hindi pwede mabilang. May mga binibigay po ba sa iyo na para hindi ka mabuntis? Wala naman. Hindi mo talagang magugustuhan. Yung wala kang magagawa dahil sila noon, hari sila ng buong mundo. Ang gagawin mo lang, manalangin ka, na makaligtas ka, hanggang sa dumating yung saklolo. Pero nung nandun kayo sa bilangguan, naisipan niyo po ba na makakalaya rin po ba kayo? Siyempre, maisipan mo rin na makakalaya ka kasi nga, nung mag-ano ng propaganda na malapit na dumating ang Amerikano, yun ako lang nagkaroon ng pag-asa na makaligtas ako. Nang isang araw, akala ko na naginip lang ako. Yung pala, dumating na palang Amerikano. Pagpasok sa garrison, pinakawala na yung mga nakakulong at ako naman ay sumalisi pauwi sa bahay. Paano po kayo naka-uwi sa bayan niyo? Ay, nung araw, wala naman sasakyan. Nung araw, wala sasakyan. Ang may sasakyan lang hapon, maglakad ka. Malayo po ba yun? Mga 4 na kilometro lalakarin mo mula Talisay hanggang Asyenda. Akala ng mama ko, ako patay na. Tapos, nakakap ako ng mama ko. Pero hindi ko sinasabi sa papa ko na ako na rin ng hapon. Pag-uwi ko sa bahay, bali, hindi mo mahalata kasi hindi naman nagsumbong mama ko sa papa ko. Tahimik lang siya. Walang salita-salita. Bakit naman po naisipan niyo na huwag ikwento sa papa niyo? Eh, siyempre, lalaki siya eh. Siyempre, mama ko, babae. Naaintindihan ako. Naisipan ko na mag-enroll sa eskulahan. Tinapos ko lang ang grade 6. Dahil naisip-isip ko, pag sa katagalan, baka malaman ang mga kapitbahay namin. Ang ginawa ko, lumuwas ako ng Maynila. Pasok ako sa trabaho. Magtrabaho isang araw, mayroon na luminigaw sa akin. Isang mestizong insect. Tapos nagsama kami, nagkaroon kami ng anak. Pagkatapos, naghiwalay kami. At ako na lang ang nagtataguyod sa mga anak ko. Nagkwento po ba kayo sa kanya? Hindi. Bakit naman po? Siyempre, mahiya ako. Mahiya ako sa asawa ko na ano ako ng hapon. Kasi sa Filipino, pag ganyan na malaman nila na ganyan na lang ang tingin sa iyo. Nabanggit niyo po na nagkaroon kayo ng mga anak. Ilan po mga anak niyo? 5. Ang mga anak ko, hindi nila alam. Nang malaman na lang nila yung nagrarally na kami. Noon, madalas kami nagrarally. Nakikita na lang ng mga anak ko sa TV. Ano po reaction nila nung malaman nila? Yung ibang mga kasamahan ko, hindi matanggap ng ang nanay nila na gaganon. Itinatakwil nila. Ako, pinaliwanag ko sa mga anak ko na ako, hindi ko kako kagustuhan yan. Sabi kong ganon. At wala naman kako kami mahingan tulong. Dahil ang panahon na yun, talaga ang hari ang gobyerno ng hapon. Kung hindi ka naman susunod, papatayin ka. Paano nyo kinakaya yung trauma nyo? Eh, siyempre, pagka ikaw marami kang trabaho, makakalimutan mo. Kasi kung ikaw nagsusulo ka, nakaupo ka, nakaano ka, siyempre maisip mo. Pero kung ikaw maraming ginagawa, makakalimutan mo. Yung isang araw, nung ako ay namamahinga, nakita ko si Lola Rosa sa TV na kung sino daw yung napinsala ng hapon, lumantad na. Para akong nahiya sa sarili ko. Sabi ko, bakit pa pa si Lola Rosa, lumabas pa, hindi na lang nanahimik. Lumabas si Lola Rosa, 1992. 1993, naisipan ko siguro tama si Lola Rosa na lumabas kami para mabigyan ng katarungan ang aming kaapihan sa mga sundalong hapon. Tapos, binigay yung address dito sa Quezon City. Noong araw, ang pangalan ay Task Force on Filipino Comfortuman.
Ngayon ay Lila Pilipina na. Tapos natanggap ako sa Lila Pilipina na nagtawag si Richie ng doktor na psychiatrist. Tapos kinakausap kami isa-isa para maalis ang aming trauma. Hanggang sa ngayon, dito pa rin ako sa Lila Pilipina. Sa puntong po ito, wala naman po kayong galit o sama ng loob sa Japan? Siyempre, ang mga sundalong Hapon, di ka naman pwede magalit. Kasi ang nagmamando niya, ang gobyerno nila, na silang dapat sumusunod kung anong sasabihin. Nabalitaan niyo po ba yung pagtanggal ng rebulto ng comfort woman sa Ross Boulevard? Kasi ang gusto mangyari ng Hapon na kailangan walang rebulto ang comfort woman dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, mayroon. Kaya nga ang ibang bansa, nagre-reklamo din bakit daw pumayag na tanggalin dito ang rebulto ng comfort woman. Kasi si Duterte at saka si ng Hapon, Enzo Abe, magkakasundo sila. Kasi ang balita namin na sinasabi na kung di daw tatanggalin ang rebulto, hindi magbibigay ng pera ang Hapon para papagawa dito sa atin ng Napapabayaan po yung issue ng comfort women. Nababahala po ba kayo na baka makalimutan na ng mga Pilipino ang mga pinaglalaban nyo? Siyempre na din namin na baka mamaya mabaliwala. Kaya ipinaglalaban namin na hindi pwedeng mawala. Siguro parang hindi rin kami mawala ng pag-asa. Kunya ay palaging sinusulong itong issue ng comfort woman. Pero kayo po mismo, kamusta naman po kalusugan nyo? Kamusta naman po kayo? Kamusta yung kalusugan nyo? Ito, para maraming kamusta. Maraming kamusta . Ilan na lang po ba kayo natitira na comfort woman? Siguro mga na lang kami. Mga alim na lang siguro kami. Kung ito. Ano po nararamdaman nyo na unti na lang po kayo? Siyempre, nalulungkot kami. Pero kahit na kami ganito, patuloy pa rin kami. Para po sa amin mga viewers, mga manonood, ano pong mensahe nyo sa kanila? Sana nga yung issue ng comfort woman, matulungan kami na ipagpatuloy ang aming malaban. Hanggang sa kami maubos na kami lahat. Inaalok ko na lang. Kung halimbawa, mawala na lahat ng mga lula, may mga anak naman kami na magmamana. Sila ang magpapatuloy.